Magandang araw! For today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life Vlog! So kakagising pa lang namin, alas 7 na lang umaga at hindi na namin naabutan si Mister. Maaga ata siyang pumunta sa work, malayo-layo ang biyahe. So hindi na ako nagluto ng breakfast, cereal lang na Coco Crunch ang binigay ko sa mga anak ko kasi yun lang ang gusto nilang kainin ngayong umaga. Alam nyo dito sa New Zealand, yung mga pinapakain nilang breakfast sa mga bata ay cereal lang, mga Weet-Bix, muesli, o kaya Coco Crunch. Pero mga Pinoy, no, mahilig sa rice, kaya minsan talaga pinapakain ko sila ng mga rice at bacon kasi feel ko hindi sila nabubusog sa mga cereal lang. So ayan, magsisimula na tayo maglinis sa bahay at maglalaba din tayo. Marami gabundok ang lalabahin ko ngayong araw na ito. Dahil hindi umuulan at maganda talaga ang araw ngayon, ay ginagrab ko na ang chance na makapagsampay sa labas. Siguro kapag wala kaming washing machine at magmamano-mano lang ako sa paglalaba, siguro wala na yung kamay ko. Latang-lata na kasi everyday guys, ang dami kong labahin. Like isang basket talaga yung mga anak ko palaging nagbibihis. Yan, tatalian muna natin ang buhok ang mga anak ko kasi medyo palpag na yung buhok nila. Gusto nilang maging pretty today. So ayan, magpupuni tayo. Isa din itong papel ng mga nanay ay maging hairstylist. So kahit ano-ano lang hairstyle, dapat nating maisip. Katapos magtali ng buhok sa mga anak ko, ay nagsampay ako ng mga labahin. So ayan, maganda, sunshine ngayon, walang ulan. So thank God! Ang dami kong towels na nilaban last week pa ito guys, kasi sobrang ulan-ulan at wala akong chance na malaban ito. Tapos ay bumalik ako sa loob ng bahay at naghugas ng mga plato. Ang dami ko palang hugasin. At na matapos-tapos tong hugasin sa bahay at palagi na lang meron talaga kasi kumakain tayo. Sana meron tayong plastic, no, disposable na lang at ilatatapon na lang na rin pagkatapos na tayong kumain. Hindi ko alam kung bakit naglilinis pa ako. Madudumihan din naman pagkatapos, no. So dapat wag na lang tayong maglinis. Pero minsan kasi gustong-gusto ko na mas maganda talaga yung sa paningin ko pag malinis yung bahay. So wala na pala akong trabaho at dito lang ako sa bahay kasi hindi na magde-daycare yung mga anak ko kasi nga magre-ready na kami para malapit na kasi kaming umuwi ng Pilipinas para sa aming bakasyon. Mas maganda na hindi sila mag-daycare para hindi magkasakit at dito lang sa bahay. Yung mga anak ko, tinutulungan talaga ko sa paglilinis ng bahay minsan. Minsan lang, no? Pag may ano sila, may sapi. So ayan, maglilinis din tayo ng windows kasi medyo ano na siya, hindi na maklaro yung labas. Ang dumi-dumi na talaga. So, last month pa ito nilinisan ko. Ngayon na hindi ko pa talaga nilinisan ng bonggang-bongga. Buti na lang talaga may mga high-tech ng panglinis ngayon sa bahay at easy-easy lang at hindi na masyadong mahirap maglinis. So dito naman tayo sa sala guys, kailangan nating linisan din ito kasi medyo marami na tayong ano dito, mga alikabok. Araw-araw ito talagang exercise ko, ang paglilinis at pag-vacuum sa bahay. Sira pala yung old vacuum namin at ito, binilan ako ni Mister ang bago. Paglilinis din tayo ng sasakyan namin kasi medyo marumi na at ang dami talagang, yung mga anak ko talaga guys, para yung mga, ano, ay, hindi ko alam, basta pag sumasakay sila, ang dami-dami mga bagay-bagay tinatapon sa aming sasakyan at nadudumihan talaga. So magka-car wash din tayo kasi mahal magbayad mag-car wash dito sa New Zealand kaya ako talaga nagka-car wash sa sasakyan namin. Sobrang dali lang naman maglinis ng sasakyan at hindi ka lang talaga tamarin ay kayang-kaya mo yan. Kontra mo lang talaga pag winter, pag nag-car wash ka ay tubig, sobrang lamig ng tubig, parang nagihilo. Meron pala si Mister na iwan itong mga bagay-bagay dito guys, mga leaves na nag-head streaming kasi siya at naiwan niya yung mga, iniwan niya talaga, sinadya niya yan para sa akin. Daming dahon kahit saan-saan sa bahay namin. Mahirap pag malaki yung luwanang ng iyong bahay, no, magmalaki yung space ng iyong bahay, ay marami ka ng lilinisan, maraming sulok-sulukan na dapat mong linisan. Inilisan ko rin pala yung aming trash bin kasi medyo madumi na at medyo mabaho na. So, kailangan nating i-air it out at kailangan nating i-linisan ng tubig. Hindi lang paglilinis ang papel natin dito sa bahay, no? Pag nasa bahay lang tayo, ay kailangan din natin i-entertain yung mga anak natin kasi nabobore yan sila pag walang ginagawa. So, ito talaga yung mga ginagawa namin at nagdo-drawing yung mga anak ko. Paborito talaga lang mag-color. So, ayan, magre-ready na naman tayo ng lunch kasi hindi ko napansin, alas 12 na pala at nagutom na yung mga anak ko. So ang gagawin pala natin ngayon ay ham and cheese sandwich with fruits and meron nga pala dito tayong banana, mandarin at saka apple. So ni-slice ko yan ng maigi para okay-okay sa kanila at very handy para sila kumain. Lagay din ako ng vegetable chips, made of vegetable daw yan. So
Nag-lunch din ako, of course. Yung kinain ko ay leftover lang namin kagabi. So, ganito naman talaga tayo. Mga leftover lang kakainin natin at medyo nakakapagod na magluto. Pagkatapos ay nagugas na naman tayo ng plato. Ay nako! So, paikot-ikot na itong gagawin natin, guys. At ngayon naman ay nagtupi ako ng mga damit. Pagkatapos ko magtupi ay nag-lawn mowing ako, guys. Kailangan ko palang gawin ito kasi medyo sunny today at i-grab na natin opportunity na makapaglinis sa front yard natin. So alam nyo, kapag dito kayo nakatira sa ibang bansa, no, natututo talaga kayong maging independent woman kasi yung asawa nyo hindi palaging nandyan yan. Nagtatrabaho yan everyday. So dapat alam nyo yung gagawin at wala kayong nahihinga ng tulong kasi nga wala kayong pamilya dito. So ako talaga natuto akong kumilos sa mga paa ko at hindi nakadepende sa asawa ko. So yung mga ginagawa na panglalaki ay ginagawa ko rin kasi wala naman tayong choice dito. Itong lawnmower, guys, mabigat ito, medyo maano talaga, full force talaga, pero nasanay na akong gamitin ito. So after mag-lawnmowing, pinagpawisan ako, so nagpahinga muna ako while yung mga anak ko ay nagdo-zumba at nagbo-boxing. So minsan, naantok talaga ako at naiidlib ako, pero yung mga anak ko, hindi talaga ako pinapayagang matulog. Pagkatapos ko magpahinga ay bumangon ulit ako at dumating na pala si Mister at magluluto na naman ako ng hapunan. Ang bilis lang ng oras. So magluluto lang naman ako ng potatoes at saka fried chicken. Simpleng-simple ang hapunan natin ngayong gabi. Hindi ko na bubunggahin, no, kasi medyo napagod na ako ngayong araw nito. Ang dami kong ginawa. Si Mister ay pagod din galing sa work. So hindi ko na siya pinaabala pang magluto. So gumagawa pala kami ng white cheese sauce para sa aming potato bake. Madali lang pala siyang gawin ay... Mami's new recipe. Cheese on top. But I think the cheese is not much. You almost fail. Look at that, baby. Wow. After kong magporma yung potato at saka yung mga cheese at saka yung mga bits and pieces, ay ilagay ko siya sa oven. While naghihintay kaming maluto ay nagkuha kami ng mga sinampay. So tinulungan na naman ako ni Mister kahit pagod siya. Pinipilit niya talagang tulungan ako kasi alam niya nahihirapan din ako minsan. Pinalugoan ko rin ang mga anak ko, ready na for shower para sa gabi. Noong nasa Pilipinas pa ako, alam nyo, hindi tayo naliligo ng gabi, no, kasi nga may ano tayo mga kasabihan, mga sayings. Pero dito pala sa New Zealand, guys, naliligo sila pag gabi. Yung shower time nila is gabi at hindi umaga. Especially pag winter, no, ang lamig-lamig kasi ng umaga pag winter. So parang ayaw mo talagang maligo kasi medyo nagfrosty na yung labas. So ito pala yung dinner namin ngayong gabi. Fried chicken, vegetable, tsaka potato bake. I don't like this one, potato. That's potato and ham and bacon. So ayan, sumasama na naman kaming kumain sa hapunan sa dinner kasi wala na sakit yung mga anak ko at okay na sila. After naming maghapunan ay naglinis na naman ako ng pinagkainan namin. Dahil nga pagod si Mister galing sa work, hindi ko na siya pinatulong dito sa paglilinis. Sabi ko sa kanya, maupo na lang siya at mag-relax at manood ng TV. Everyday pa ulit-ulit na lang itong routine ko, guys, at ito na lang talagang naging buhay ko for the past 5 years. Alam niyo, kapag nag-asawa kayo, dapat maging ready kayo sa mga responsibilidad na harapin niyo. Magbabago talagang buhay niyo kapag kayo'y nag-asawa at naging nanay na. So ito pala mga ginagawa ng mga housewife at mga nanay na nasa bahay lang. Wala naman kaming masyadong ginagawa sa buhay, no? Nakaupo lang kami at wala na kaming oras sa buhay namin. So ito na, nag-dryer na ako at naligo na ako. At of course, mag-moisturize tayo para maganda pa rin ang ating mukha after ng haggard day. Gamit ko pala all the time, olay! Pagkatapos kong mag-shower ay pumunta ako kay Mister at naglambing. So guys, thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo. Bye!